sinigang sa pakwan. Maasim ba 'yon? Panis na 'yun pag maasim. Sinigang sa suka. Parang dahil pa lang klaseng sinigang, no? Parang gusto ko magluto. Tatawagan tayo, pare. Galing to. Hello? Chef, oo. Pwede ka bang magluto ng sinigang? Trip-trip lang? Pwede, pre. Pwede. Andiyan ka na agad. Pwede ba tumabi dito? Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. Dala akong... The good meat? Ang dapa, ha? Parang alam mo na yung gagawin natin, ha? Eto. The good meat pata. Sliced. Ang ganda nito, ha? The good meat sinigang cut. Yan. Para pag hindi mo alam kung ano yung bibilin, yan, pangsigang yan. Pero di lang naman pangsigang to, pwede mong iluto yan kahit ano, pwede mong i-adobo rin yan. Ang premium ng itsura niya. Yes, oo. No? Laking tulong na black yung background. Yes, nakahighlight yung magandang kulay ng karne talaga. The good meat, baby back ribs, eto, ang ganda. Ang tinitingnan ko lagi sa baby back ribs, yung makapal na karne dito, ika nga ni Alton Brown, yung shiners, meaning wala dapat nakalabas na buto. Pero nandito rin yung pinakamasarap na lasa kasi malapit sa buto. Yes, diba? Oo. Ang langkit niyan. Kapag naluto yan, hindi lang actually yung karne, kundi pati yung sabaw o yung sauce mo, nabibigyan niya ng, ano, ng body. Ito, favorite cut ko sa lahat. Alam na alam mo talaga yun. The good meat, yempo. Diba? Belly sliced. Kagandahan dito. May production date. So alam mo na fresh talaga. Like fresh. Today lang talaga siya kinako. Oo. Tapos yun, may expiration date din. So alam mo kung hanggang kailan mo pwedeng gamitin. Hindi ka na manghuhula. Diba? Palaging safe, palaging masarap ang luto natin. Yung kagandahan sa vacuum sealed meats is pasok mo siya sa freezer. Wala talagang papasok na moisture. Yes. Diba? Wala talaga. Walang freezer burn or anything. Wala. Walang kahit ano. Excited na ako. Ano kayo excited na ako. Siguro sinigang. Hindi ko alam. So you're watching the Heritage Series where we will be featuring different Filipino dishes from around the Philippines na bibigyan namin ng konting twist. Konti lang, para lang medyo mas masaya ng konti. Maraming salamat din siyempre sa The Good Meat sa pagpo-provide ng magagandang karne na gagamitin namin sa episode na to at sa mga susunod pa. Diba? Si ano, simulan na natin? Tara. Tara na, sino mo na kaya magluto? Naisip ako. Sa'yo yan, sa akin po. Paramihan tayo, pabilisan tayo ng matutuho. Race to 5 sticks. 5 sticks? Race to 5 sticks. Teka na, wait na, wala pa. Half nung stick punoy natin. Hawak na isa, ayan. Feel ko lang. So okay, race to 5 sticks. Okay. In 3, 2, 1, go. Hindi ko mali ako nang hinamon. Nanginginig nga ako. Nasa criteria ba natin yung, siyempre yung itsura rin ng pagtuho? Oo, importante yun. Tingnan. Okay, bye-bye. Itutuloy pa ba natin to? Itura ng gawa ko sa gawa niya. Dito natin ilagay. Pinagamit ang gawa. Nakalahati naman. Gagawin ito muna ako para makahabol. Iba. Actually, iba. Ibang style yan. Oh. Akin, very firm. Parang ano na yan. Parang kebab na yan. Okay, taga lang. Ayusin nga natin to. Okay. Iniikot mo? Not necessarily. Pero depende sa size ng kare. Wini-weave ko siya. Wini-weave ko siya. Ang pangit tuloy yung sa akin. Pangit ba yan? Hindi, yung sa'yo, bilog. Yung sa akin, may edges eh. Kasi ganito yan, chef. Kaya ganyan, hawakan mo ng buong buo kasi. Ah, so parang minumold mo siya? Oh, ganun. Ano ba ito sa'yo? Ah, sa'yo mabango eh. Ganun pala. Hindi nga, minumold mo. Pangatlo na siya. Ang ganda ko. Kala ko magsushoot lang ako ngayon, may natutunan pa pala ako na pagtuo. Hindi, seryoso, kasi diba, the other day, pumunta kami sa barbecue place. Uh-huh. Aliw na aliw kami sa itsura ng skewers nila. Sige na nga, ikaw na mauna. Yun. So ako yung unang naka-5, pero... Hindi, pinartidahan lang ako ni Chef. Oh, ang ganda nun sa kanya, oh. Diba? So yun, ako yung nauna na makagawa ng 5. So probably, ako ang unang magluluto. Anong lulutuin mo? Sinigang, syempre. Gagawa tayo ng sinigang sapata. Ang gagamitin ko, kamyas. Yung pangalawang gagawin ko siguro ay sinigang na ube. Ube ang gagamitin natin imbis na typical na kamote. Para visually, meron siyang distinction.
Andito lahat ng ingredients natin, kompletong-kompleto para tayong nasa Iron Chef. Dito, makikita natin yung mga souring agents natin. Tapos dito may nakikita ako dito, isa sa paborito ko yung mangga. Although medyo expensive yan, ang maganda niya sa mangga pag ginamit na souring agent yan, very thick yung kalalabasan ng ano. Hindi na nga siya sabaw, parang sarasa na siya. Although pwede rin naman. Tapos yung kamyas, ayun yung kamyas. Ito. Naalala mo may puno ng kamyas din sa bahay, di ba? Kasi gusto ko ito. Toothpaste. Lasang toothpaste. Meron pa dito pinya. Hindi pa ako nakagamit niya sa bilang souring agent. Pwede siya maging tenderizer. Yes, totoo yan. Tapos ano pa ba yung nakikita ko dyan? Ito. Ito, ito. Batuan. Ito, dala talaga ni Chef Chief. Bali, ganito na yung kulay niya kasi boiled na to. Ah, boiled na. Yung kulay talaga nito ay green. Ah, yes, yes. Sobrang tigas rin kasi yung batuan. So, kailangan mo siyang makuluan para makuha mo yung lasa. Yung asim niya. Mm. So, lulutuin ko nga ngayon, Chef, very basic lang na sinigang. Mm-hmm. Una, gagawin natin sinigang na pata sa kamyas. Sinigang na pata sa kamyas, very very common. Kung marunong magluto ng sinigang na normal, kayang-kaya mong gawin to kasi wala namang ibang gagawin dito. Papalitan mo lang yung souring agent mo imbes na sampalok o sinigang mix, gamit tayo ng kamyas. Yung next na gagawin ko, sinigang na ube, pero hindi naman talaga ube yung isisigang natin. Siyempre, pork pa rin yung isisigang natin. Gagamitin natin dito ay ribs. Gagamitin natin souring agent doon ay mangga. Tapos ito yung gagamitin, ito yung ube natin. Napakaganda niya. Napakaganda niya. Napakagwapo ko. Mas gwapo to, di ba? Kung natatakot kayo na baka maglasang halaya yung sinigang nyo, hindi naman talaga, very mild lang naman talaga ang lasa ng ube. So maghihiwa lang ako ng sibuyas dito. Chef, pwede mo ba akong tulungan? Sige, ano gusto mo? Hindi kasi noong 2017, alam mo. Para pag-break sa akin yung girlfriend. Mm. Sabi niya sa akin, puro ka restaurant, puro ka restaurant. Pero para sa amin naman yun, yung ginagawa ko, hindi ma-appreciate. Piling ko mapapagaan ang loob ko kasi hanggang ngayon dala-dala ko yun. Kung tutulungan mo ako maghiwa ng kamatis, konti lang, mga 4-5 piraso lang siya. Sige. Kahit ano lang siya, kahit quarters lang. Quarters, okay. Oo. Ayoko rin nung masyadong durog na durog yung kamatis kasi baka magmukhang kaldereta o mechado natin. Yung kamyas natin dito, medyo hinug na ng konti. Bawas yung asim niya, pero meron siyang inherent na sweetness. Okay yun. So ito, Chef, yung karneng gagamitin natin ngayon. The good meat pata slice. Ang dami nagtatanong, paano malalaman kung magandang quality yung karne? Ilong. Si Ryan, lumaki sa palengke. Alam na alam niya yung karne. Hindi na ito kailangan hugasan. Kasi malinis siya, wala siyang kahit anong amoy. Pero hugasan natin siya para lang mas maganda yung sarsa natin. One rinse lang. One rinse babad. Lang. One rinse lang. Wala, walang babad. Walang babad. Kaka-in love naman. Sige, ano pa? Chef, kunin ko na ito mga kamatis, ha? Sige lang. Kasi igigisa na natin ito. So, kung meron tayo ditong pan na naka-preheat na, lagyan natin ng mantika. Tapos ang gusto natin, magkaroon lang ng konting kulay. Maglalagay ako ng kamyas dito mismo sa pakuluin natin ang pan. At check muna natin yung tenderness. Medyo madudurog to sa loob. Pero gusto ko pa rin nandun siya. Yung visual appeal. Pero hindi naman hilaw talaga. Sagan natin ang, syempre, tease pa, pare. Ayun, ganda na ng tusta niya. Yan, oo. Pero konti pa. So, pwede na tayong magsimula dun sa isa. Ito yung ating ube na gagamitin nga natin dun sa pangalawa nating sinigang. Diba? Babalatan ko to. And syempre, pwede bang makahingi ng pabor? Hmm, kasi dito sa pangalawa nating sinigang, mangga. Okay. Sige, Chef, balatan mo na yan. Balatan ko. Oo. Ngayon na balatan natin, check natin yung loob. Ay! Perfect. Ganda. Ganda. Ang ganda. Hanggang loob. Hanggang loob. Sinong bumili na ito? Ang galing mo. Ang galing nyo. I love you. Ang galing na ito. Itong ubi natin, salang na natin dito. Lalagay na natin to dito. Tapos ito, kaya ka nag-isa para dito. Ang tawag dyan ay fond, pare. Kukunin natin yan. Tapos kakayurin nyo ng konti. Yan. So basically, halos tapos na nga yung unang sinigang natin. Dito na tayo sa pangalawa. Ngayon, pare. Gagamit tayo ng The Good Meat Baby Back Ribs. Nose test, pare. Mas mabango pa sa akin, dude. Mabango nga. Diba? Ako? Mabango kayong pareho, pero mabango. Ah, ito, mabango ito. Na baboy yan. Sana ganito na lang amoy ko. Siguro di niya ako iniwan kung ganito ako.
Sana ganyang amoy ng baboy ng lahat. Sana yung quality. Palaging mataas. Oo, mapapasana all ka sa quality na yun. Ganito. Tinan nyo to. Ang kapal, pare. Parang mukha ko lang, di ba? So, hiwain natin to per individual rib. Tinan nga natin kung mapuputol natin to. Madali lang naman magputol ng ribs talaga eh. Diba? Ganun lang kadali. Hindi nyo kailangan ma-pressure. Oh, diba? Kapal lang naman. Pakaganda niya, pare. Si Ate Sound, medyo nakasaktan. Ito yung lapel, di ba? So, titimplahan na natin to. Meron tayong salt, pepper. Wait lang. Patis. Bakit hindi patis? Bango? Ako? Yung pareho? Ay, okay. Nang lahat? Thank you. Cool water lang, chef. Cool water. Ayan. Ayan o. Medyo nadudurog na siya. Ayan. Kunyari, hindi mainit. Gusto ko kitang-kita mo dito sa mangga yung mood ni Chef JP. Ito yung medyo sinisipag pa siya. Pinuhin natin. Pagdating dito, ang dami pala. Ganyan din ako eh. Iba yung shape eh. Iba yung shape ako. Kunin natin yung ano, mga hiniwa ng may sipag. Ilagay natin dyan. Gusto lang natin mag-soften yung mangga ng konti. Ilagay na rin natin ng patis. Ganda ng kulay oh. Ngayon ko lang lulutuin ito eh. Chamba-chamba lang ito eh. Sobrang curious talaga ako. Ako rin eh, hindi ko alam na. Chef, okay na ba to? Palagi ko okay na yan. Tabi ko na siya. Pinapaalis lang kita respectfully. Yes, sir. Sana ba tayo? Itlog, pare. Isang itlog lang. Yan. Cornstarch, pare. Meron pa yung separate na bowl dito, better if tray. Ang gagawin natin dyan, lalagay lang natin yan as is. Anong nangyayari dyan? Yung salt na nandun sa labas, pinupull out niya yung moisture na nandun sa loob ng karne at yun yung nagbabasa doon sa starch na nasa labas. So magkakaroon siya ng makapal na coating without needing to double bread. Parang gano'n. Tingnan nga natin to. Kasing jiggly ko na pare. Tapos yung kamias natin, buo pa rin. Ang gandang visual appeal niyan. Chef, ilalaman ko na to. Pwede na ba? Pwede na siguro to. Pwede na. Laban na natin to. Yan. Okay na to. Oh, tira nyo. Ang ganda. Etong pata natin, goods sa goods na rin. Kahit walang ngipin, mangunguya yan. Yung sauce natin, goods na rin siya. Meron lang tayo ditong bowl na merong paper towel para lang may sumalunong mantika natin. Pare, ang ganda. Diba? Sana pag nagka-jowa ko, ganyan ang kaganda. Sobrang curious lang ako sa lasa ng karne. Medyo mainit na, no? Pero masarap. Masarap, no? Yung mic sound. Yan. Sobrang creamy, no? Oo. Iba yung quality ng karne. Plating na natin to. Kunin natin yung mga chunks natin. The good meat, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Tama. Arrange lang natin in such a way na hindi siya mukhang inayos para hindi magmukhang pilit. Hindi to sinigang. Hindi talaga, pero... Ito na ang ating sinigang sa ube at mangga gamit ang ribs ng the good meat, pare. Ito namang ating sinigang na pata sa kamyas. Wala nang plating-plating to, pare. Para ka lang pinagluto ng lola mo. Alam mo yun? Yan. Pare, ito na ang ating sinigang na pata sa kamyas. Yan lang naman, di ba? Napakadali lang. Wala nang garnish. Pero siyempre, titikman natin. Pata yung niluto natin. Pero yung oil, pag yung oil nakikita nyo, nagbibilog-bilog sa taas. Ang ibig sabihin nun, hindi mamantika yung dish. Tikman na natin, chef. Mas marami talaga sinando ko sa akin. Init. Ang tunay na nasasarapan, diba bad trip yung mukha? Pagkatulipin. Sarap mo na. Ganon. Ganon ang tunay na nasasarapan. Hindi yung, Hindi ganon. Tinan mo siya. The ram is masarap. Ang simple, ang sarap, ang basic,
pero hindi siya nakakasawa. Bakit masarap ang sinigang? Kasi kapag fatty and rich yung protina natin, masarap siya with something sour. Mm. So yung dish in itself, nakiklense niya yung sarili niya. Yung souring agent cuts through the richness. The good fat. Yes, oo. Ang sarap nito. Sobrang... Mm. Dito na ako ah. Sige. Oh, ito na nga eh. Ito yeah. na. Sobrang... Grabe, kanina ko pa itong gusto talagang tikman lahat-lahat. Grabe, Ray. Okay. Ang galing na ito, ha. Ang galing nung bumili ng ube, idol. Kita mo yun? Chef JP yun, pare. The perfect bite, pare. Sarap. Pero, hindi mo alam kung ano siya. Kung hindi mo, kung example, walang nakasulat na ube at mangga. Mm-mm. Pero familiar. Familiar siya. Hindi siya sinigang. Ngayon, mayroon totoo tayo dito. Hindi siya sinigang. Pero, dito natin makikita kung paano natin pwedeng kunin yung elemento ng isang dish na nag-work. Tatlo lang. Ube, mangga, baboy. Wala na iba. Holy Trinity. Wala na iba talaga. Diba? Hindi siya lasang halaya. Baka yun yung ina-expect nyo. Basically, nag-work lang dito yung sinigang as a thickening agent. Diba? Parang chowder or parang... Diba? Parang ganun siya. Wala siyang strong na lasa. Ang lasa nito ay mangga. Yung ube yung naging body niya. Yes. Oo. Grabe. Ayoko nang kumain ng luto ko. Guys, kailangan nyo na talaga tikman. Ito ngayon si Chef JP naman magluluto. Chef, okay. Ano muna yung souring agent na gagamitin? Okay. So, since na taga-Bacolod ako, yes. Negros, gagamitin natin yung batuan. Gusto mo siya ito? Pwede itong kainin? Ngayon, pwede na kasi na-boil na siya. Okay. Pero originally, green siya, parang yung green mango. Oh. Matigas. So, yung kulo niya matagal. Ah, matagal. Ah, souring agent nga to. Pansinin mo yung asim niya, hindi ganun ka-sharp. Hindi. Nasa dulo. Hindi. Nangibago ka. Naisip ko lang. Mm. Hindi ko alam kung nag-trip ka na sa buhay mo, nagbalat ka ng kalamansi. Ginawa ko dati itong sinubo ko. Kala ko dalanda na maliit. Medyo ganun yung lasa niya. So, dalawa yung dish na gagawin nyo, Chef. Ito yung gagamitin mong souring agent. Ito yung main souring agent ko. Mm. Tapos, so gagawa ako ng sinigang. Sinigang. Na may twist. Mm. Tapos gagawa ako ng katsik. Gamitin natin yung sinigang cut. Sinigang cut ng the good meat. Mm-hmm. Oo, okay. Ang gagamitin ko pang paasim ay batuan at yung pumelo. Pumelo? So, kumbaga may konting twist siya. Mm-hmm. Yun yung sa sinigang sa batuan? Yes. Okay, doon sa kansi? Sa kansi naman, kansi, yun yung parang aming version of a bulalo. Okay. Pero yung pang paasim namin, batuan. Batuan, ito so, kumbaga, rin talaga. So, kumbaga almost like a sinigang siya. Mm-hmm. Without gulay. Una mong gawin, pwede kitang utusan. Oh, pwede. Peel itong ating radish. Mm-hmm. And then yung onions. Piprito mo, Chef? Yung ano, dahon ng leeks? Oo. Oh. Ba, kakaiba yun ah. Anong gagawin mo dyan, Chef? I-reduce mo yung ano natin? Oo. Yung stock? Yes. Ano yan? Parang demi-glass ba dati yun? Hindi naman up to that extent. Hindi. Halo ko na yung batuan. Ah, so parang dadagdagan nyo ng ano, maillard oh. Oo. So yung leeks na piniprito mo, Chef, para saan uli yan? Para sa sinigang. Or? Hindi ko pa alam. So yung ginagawa mo na yan, hindi mag-ano sa akin yan eh. Chinese influence ba yan? Or ano ba yan? Kasi yung Chinese, yung green beans nila, dinideep fry muna nila. Mm-hmm. Tapos saka nila isauté. Parang ganun. Bakit? Mas mabango. Ah, nirelease mo muna yung aroma niya. Oo. Ito naman, di ba, Ray? I-sear mo muna yung meat para ma-lock in yung mga juices. Yes. Sa ating challenge kanina, gagamitin ko yung pork barbecue natin. Uy! Para hindi sayang. So, ngayon, ang gagawin ko, grill marks lang. Grill marks lang? Grill marks lang. Anong timpla niyan, Chef? Wala. Wala? Kasi ang ganda ng baboy. So, no need. Kasi mamaya, titimplang ko siya. Ah, okay. Okay. Chef, ganito ba? Yan, perfect. Okay, eto, Ray, ganito lang. Kulay lang habol ko dito. Kasi mamaya, sa sinigang natin, igagano natin. Oh, sinigang na barbecue? Not necessarily barbecue, parang... Basta. Medyo nagigets ko eh. Medyo parang shabu-shabu yung ano niya. Oo. Medyo parang ganun. Ah. Parang ganun. Parang ano yung bawang, di ba? Minsan ang hirap balatan yan. Madali lang naman talagang balatan yung bawang.
pwede naman ganyan niyo. Tapos ganyan niyo, nakachap na rin siya, 'di ba? Yun ang kailangan chapin. Yun ang pinakamabilis sa technique niya. Pero mo Chef JP, napatigil din. 'Di ba? Bilis. Wooden spatula, kisisin mo yung dumikit. Mga nanikit, tulad ng ginawa natin kanina. Yes. Chef, sasama ko na ba sa sibuyas to? Yes, please. Yeah. Pati kamati, sama ko na dyan, Chef. Sige. Ayun, bone marrow. Kailan ko na mo yung bone marrow. So ilagay ko siya para lang maluto yung utak, yung bone marrow mismo. Yes. At mamaya, tutusayin ko siya ulit. Tapos yun yung gagamitin ko pang garnish. Okay. So dito tayo kukuha ng ating tamis. Pwede akong magpagawa ng pwede, ano achuete oil sa'yo. Achuete oil, pwede, yes. Pwede. Ito, pwede mong gamitin. Yes. Yes, mainit na rin yan. Yep. Actually, maraming nahihirapan sa achuete minsan. Kasi nagtataka sila, ba't hindi kumukulay yung achuete? Dalawa kasi ng klase na nabibiling achuete, at least dito sa mga palengke dito sa atin. Yung tulad itong achuete na to, yan. Yung achuete na yan, natural na achuete yan. Ngayon, meron ding achuete sa lihiya. Yung achuete sa lihiya, meron siyang lihiya, lye water, I think ang English. Tapos kukulay na siya sa tubig. Chef, okay na to? O papulahin ko pa? Lagay mo isang bawang lang. Ngayon, Ray, balik ko na yung ating pork. Pork? Yes. Ilagay ko na yung achuete seeds dito sa ating stock. So, rekta nyo nilalagay? Pwede. Pwede? Pwede. I-slice natin. Tapos, yung bell peppers? Oo. Okay, bell pepper, tatanggalan ng buto, tapos julienne lang. Saan ulit yung bell peppers na hinihiwa ko, chef? Basta hiwain mo lang muna. Ngayon, Ray, ilagay ko lang yung oil mo. Timplang ko lang siya. Ay, yung pomelo pala. Ang pomelo? Pomelo. Ba't po si Chris Evans gumagawa niyo? Parang pogi po. Diba? Anong klaseng balat, chef? Like, makukuha ko na yung pinaka-pulps niya? Like, buo? Ganon? Alam ko na ba't guwapo si, ano, si Captain America pag ginagawa niya. Hindi siya nagme-make face. Ganon lang. Hindi, matamis siya. Matamis siya. Naging mukha dito. Alin? Konti yung pomelo sa sinigang. Pwede actually, isa lang ang ilagay natin. Pero ihimay-himayin natin para yung pulps niya kumana. Yes. Etong sitaw na to, chef, para saan to? This is for sinigang or kansi? Oo, sinigang. Garnish ko lang yun. Dito papasok yung familiarity. Lagyan natin ng buong batuan para alam nila. Alam nila. Pero dito na tayo. Ito na yung parang urig natin. Ito, nag-experiment lang tayo. Ine-reduce mo lang yun. Tapos, soy sauce, sugar. Soy sauce, brown sugar. Tapos, habang nagpe-plate si Ninong Rai, pe-plate ko na rin yung ating kansi. Eto na to. Good sa to, chef. Yan. Yan, pare. Yan. Last one. Yan. Tapos, dahil Filipino tayo. Yes. Kailangan. May kanin. Yung pwedeng wala. Bagong sain. So, eto na, pare, ang ating kanse. The other one is sinigang sa batuan, pero yung karne natin, tenderloin. So, pwede na ba natin tikman to, chef? Tara. So, start ka sa barbecue. So, ang tawag natin dito ay tenderloin pork skewers with sinigang sweet soy. Okay. Doon tayo mag-start. Okay. Pag kumakain kayo ng pagkain ni Chef JP, expect na makakatanggap kayo ng instructions kung paano kakainin yung dish niya. It adds to the experience, diba? And makikinig kayo sa kanya kasi siya gumawa niya. Alam niya yan, pare. Chef, kanin. Okay. Ikaw lang. Ako lang. Hindi ko na kaya kainin ito. Panoorin na lang kita. Kailangan, abulan mo talaga ng sauce, no? To describe the dish, andun yung feels na sinigang. Hindi nawawala yun. So, kung pipikit ka at wala ka sa Pilipinas, hindi mo iisipin na sinigang to. Pero context is everything. Once iset mo yung isip mo na sinigang to, yung inspiration nito is mula sa sinigang, di ba? Mararamdaman mo siya. Tama na ito. Tama na. Para baka hindi ka na makaabot sa pangatlo eh. Okay, dito tayo sa pangalawa natin. Okay, parehas yung karne niya. Well, again, eat it with the soup. And then, habulan mo ng pomelo.
Okay. Alam mo yung ano, chef? Mm. Pickled ginger. Gets mo, ano? Yung pickled ginger, palate cleanser yan na kinakain in between courses or dishes para maihanda na yung dila mo sa susunod na dish. Eto, pagkakain mo ng karne, meaty, masarap, ganda ng quality, malinis yung lasa, sobrang okay. Pag hinigupan mo ng sabaw, yun na yung palate cleanser mo. Hindi kanya hinahanda para sa susunod na dish. Hinahanda kanya para sa susunod na subo. Ito yung mga delikadong pagkain kasi hindi ko titigilan ito eh. Kung tayo, dito ha. Ito na. Ngayon, pikit mata, higop sabaw. Pikit mata, higop sabaw. Unang sumipa yung tanglan. Tapos, scoop out the bone marrow. Tapos sabaw. Ito na naman yun eh. Same idea as this one. Like, yung palate cleanser mo nandun sa dish mismo. Yun. Niyakap ka na ng lola mo. I love you, lola. Dalawa lang yun eh. Quality produce and company. Pag nandyan yung dalawa na yun, everything is harmonious. So again, good produce, tulad ng gamit natin dito, mga karne ng the good meat, pare, good company, wala magiging problema doon. Lahat ng output nyo, magiging maganda. Ulitin ko lang lahat ng niluto natin ngayon, ha? Balikan lang natin lahat. Gumawa tayo ng sinigang na baby back ribs, pare. Ang ginamit natin doon ay ubi at mangga. Napakasarap, napakapogi, napakaganda, di ba? Tapos yung isa nating niluto ay sinigang na pata sa kamyas. Very basic, di ba? Kayang-kayang gawin sa bahay lahat, di ba? Chef, yung niluto mo naman, ano-ano ulito? Yung ating bulalo cut. Para sa ating kansi. Yes. Tapos yung ginamit natin yung pork tenderloin na sinama natin sa ating sinigang cut. Yes. Para naman sa ating sinigang. Yan, oo. Bukod para sa mga ginamit natin dito na beef shank, pata sliced, tsaka sinigang cut, tsaka tenderloin, marami pa silang iba't ibang klaseng karne doon. Meron silang cochinillo, meron silang ham, meron silang adobo cut, pare. Kahit ano, makikita nyo sa The Good Meat. So kahit ano, pwede nyo lutuin dito, pare. So chef, saan ba mabibili ang The Good Meat? The Good Meat, available yan at select brick and mortar stores, major supermarkets, and online. Type mo lang, The Good Meat PH. Pwede rin siya sa Lazada and Shopee. Follow nyo sila sa FB, The Good Meat. IG meron? IG meron rin. Oh, ano yung IG nila? Ganun rin, The Good Meat PH. Oh, okay. Okay. So, Chef JP, pag ako umorder sa The Good Meat, kailan yung darating? Sunod na araw agad. Order ka ngayon, the next day delivery. Ah, ganun. Ang bilis naman pala. Di ba? So, maraming salamat sa mga nanood. Sana nag-enjoy kayo kasi ako, nag-enjoy akong magluto kasama, syempre, si Chef JP. Abangan nyo uli kami sa susunod na episode ng The Good Meat Heritage Series. Chef, maraming salamat. Thank you, diba? And basahin na natin yung nasa baba. 1, 2, 3, go. No one knows meat like the good meat. Yan. Kita-kita uli tayo sa susunod. Di ko alam. Next year ata. Next week. Ewan ko. Mamaya. Kailan lalo. Mamaya na agad. Salamat. Thank you. I love you.